Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako sa inyong harapan upang magtalumpati ukol sa isyong panlipunan. Madelby Bayonla, isang mag-aaral lang kursong bachelier ng edukasyong pang-sekundarya midyear sa Filipino. Sa darating na halalan, hindi na mapigilan ang sunod-sunod na balita tungkol sa mga kandidatong gustong tumakbo at gustong mamuno ng ating bansa sa taong 2022. Madami nang nagtatanong kung sino nga ba ang karapat-dapat para sa posisyon. Ang mga tao ba'y may sapat na impormasyon upang makapili ng kandidatong may malasakit sa ating sitwasyon? Kahirapan, korupsyon, pandemya na wala pa rin solusyon. Nais ba natin ay pagbabago? Pagbabago na nagawa ng ating kasalukuyang Pangulo? Paano natin masisigurado na ang susunod natin may ihahalal ay ganun din ang prinsipyo, seryoso at totoo sa kanyang serbisyo? Alam mo ba kung paano? Bumoto tayo. Bumoto tayo dahil ito ang responsibilidad natin bilang Pilipino. Ang boto mo ay mahalaga upang maihalal ang kandidato sa tingin mo ay nakakatulong sa problema ng ating bansa, hindi kandidatong daragdag sa problema ng ating bansa. Kailangan natin ng tapat at totoo. Maihahalal lamang ito kapag tayo rin mga botante ay tapat sa ating pagboto. Tumingin tayo sa nagawa ng kandidato sa ating bansa at huwag yung puro lang mabulaklak na mga salita, mga pangakong napapako at mga planong puro salita walang nagawa. Sa maikling salita, pumili tayo ng totoong tao, hindi manluloko. Ang halalan ay isang pambansang eleksyon na kung saan bawat isa sa atin ay may kapangyarihan na pumili ng mga opisyal na kumakatawan sa ating maniniwala. Ating isaisip na ang paglahok sa halalan ay isang pribilehiyo upang iluknok ang mga leader na karapat dapat mamuno at ating maranasan ang kapayapaan, kaunlaran at kaayusan ng ating bansa. Maging matalino sa pagpili dahil basta halalan gagawin lahat ng mga kandidato upang manalo. Ang dapat piliin sa halalan ay yung taong gustong manalo, hindi para magkaroon ng posisyon sa gobyerno, kundi handang magserbisyo sa Pilipino. Kandidato na di manluloko at nakikita ang pagbabago sa kanyang termino. Yun lamang po, maraming salamat!